mga kapatid, tuluyan nang nakapasok ulit sa bansa ang bagyong Igme. Pero dahil nag-landfall na ito sa Taiwan, nabawasan po ang lakas ng bagyo at naging tropical storm na lang. Malamig na rin kasi ang hangin doon kaya wala nang paghuhugutan ng lakas. At bumilis na rin ang bagyo kaya posibleng mamayang gabi po umexit na ito ng par panorte. Wala naman gaanong naging epekto sa bansa. Katunayan, bukas ay unti-unti nang hihina ang hanging habagat dahil papalayo na po ang bagyong Igme. Pero dahil nasa tropics po tayo, hindi po tayo makakatakas sa ulan. Gaganda man ang panahon, may mahinang pag-ulan pa rin na posibleng maranasan bukas ng umaga ang Camarines Sur at Zamboanga, mga kapatid. Pagdating naman hapon ay posibleng umulan ng konti sa Central Luzon, sa kanlurang bahagi ng Visayas at hilagang bahagi po ng Mindanao. Ang good news, sandali lang ito magpaparamdam. Samantala, magiging maulap naman sa Metro Manila sa mga susunod na araw, mga kapatid. Ang bad news, ito. Posibleng magbago ang sitwasyon pagpasok ng bear months. Posible na kasing mag-landfall sa malaking bahagi ng bansa ang mga papasok na bagyo. Paano? Magsisimula na kasi ang pag-ihip ng hanging Amian o yung Northeast Monsoon sa panahong yon. Ibig sabihin, posibleng magtulak sa anumang bagyo pababa ng Pilipinas para tumama sa lupa. Kaya mga kapatid, mawawala man ang habagat, mag-ingat pa rin tayo. Pero maiba tayo. Cremation o yung pagsunog sa mangkay hanggang maging abo ang napiling huling hantungan kay Jesse Robredo. Pero alam niyo ba na dating pinagbawal ang Kristyanismo ang cremation, taliwas daw ito sa resurrection o yung muling pagkabuhay ng katawan. At gawain din daw ito ng mga sinaunang pagano. Taong 1963 lang pinayagan ang cremation ng Vatican. Ilan sa mga sikat na kinremate ay sila Albert Einstein, ang psychologist na si Sigmund Freud, si Marlon Brando, at ang rocker na si Kurt Cobain. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lloyd Rivera nagsabing, ashes to ashes, dust to dust.